Balik tayo sa usapang politika. Pinagbabaklas ng COMELEC ang mga illegal umanong campaign poster sa EDSA. Ngayong araw din binasag ni COMELEC Commissioner Aimee Ferolino ang kanyang katahimikan at tinawag na minor issue ang ibinasurang disqualification cases laban kay Bongbong Marcos. Nasa front line ng balitang yan, si Greg Gregorio. Nasa COMELEC ito, tsaka sa MLDA-PNP, makikiraan lang kami para doon sa tatanggalin niya lang yung billboard. Nasampulan kanina ang campaign material na ito sa taas ng isang building sa EDSA sa isinagawang Oplan Baklas ng COMELEC. Sa sobrang lapad ng tarpaulin, inabot ng isang oras ang pagbabaklas. Sabi ng COMELEC, nabigyan na ito ng notice pero di pa rin sumunod. We're enforcing as to size and we're enforcing as to location of posting. Okay? So kailangan magtugma yung dalawang yan. 2x3 feet ang standard size sa campaign materials at dapat nakapaskil sa common areas lamang na itinalaga ng election officer ng bawat syudad. Pwede naman ang hanggang 3x8 feet na poster kung gagamitin sa isang rally, pero maaari lang ilagay sa venue 5 araw bago ang naturang aktibidad at tatanggalin sa loob ng 24 oras pagkatapos nito. Pero sabi ni election lawyer Romy Makalintal, walang kapangyarihan ng COMELEC na magbaklas ng campaign materials na sobra sa sukat basta nasa pribadong lugar at may pahintulot ng may-ari. Labag din daw sa batas na basta na lang magbaklas ang COMELEC nang hindi man lang pinagpapaliwanag ang naglagay nito. Pati raw ang pagtatakda ng sukat na pinapaskil ang mga supporter, hindi dapat pakialaman ng COMELEC. Sagot naman dyan ng COMELEC. I recommend anyone has a problem with what we're doing to file a complaint about what we're doing. In the meantime, we are taking steps to make sure that our laws are complied with and we're gonna continue doing that. Sa gitna naman ng preparasyon ng COMELEC para sa 2022 elections, tiwala ang poll body na hindi sila apektado sa issue ng mga bumabatikos sa desisyon ng First Division na ibasura ang disqualification cases laban kay Bongbong Marcos. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita ng kontrobersyal na ponente ng naturang division na si Commissioner Aimee Ferolino. Minaliit lang niya ang issue. The COMELEC is composed of so many people from the top up to the lowest employee. So I think that rough patch, that minor issue will not affect the credibility of the commission as a whole. Tikom naman ang bibig ni Ferolino kung mag-i-inhibit siya o hindi sasali oras na magdesisyon ng unbanked sa motions for reconsideration laban sa pagbasura ng division sa disqualification cases laban kay BBM. Ito kasi ang hiling ng petisyoner na Akbayan et al. Pero sabi ng COMELEC, mas tatagal ang pagdedesisyon ng unbanked sakaling mag-inhibit si Ferolino. Pag nagkataon kasi, 3 miyembro lang ang matitira sa unbanked na hindi sapat para sa quorum. You're in a situation where you only have 4 members. And then one of them inhibits, then I think by default, hindi mo ma-resolve ka agad, di ba? Because maghihintay ka talaga mabuuno yung number nyo. Wala pang sagot ang mga petitioner sa mga bagong pahayag na ito ng COMELEC. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.